Minneapolis, gapoy di strongholds di kabuso ano makawat iti makagum makagum kitaw iti medyo dakdakkel nga gatad at sumabali nga iti mindset na sila nga iso ti nangyari kanyak iti dito yung COVID-19 ngum agyaman naklata kanya po Diyos takulata ti yaman ko tayo sila ti bigbigat nga nga nang baybayan kanya nang itedi ti aman nga kasapulak nang itedi ti salunat kan fiksa iti pagig tapong sa dyan nga makatrabawa kan aman nga nang baybayan iti pamati tagsipod uray uray man kakapsat may bagak tatang hata akong hindi mo dudok mga bagang nga madalat tayo nga jay ususar na nga tataw nga mga paypay jay nga bagang tapo nga umasok manan at kasalan jay EDP man last Wednesday nag-text ni Pastor Gaspar na na kamusta bro at nagkinamusta kami kating bagak jay kasalama struggles ko nga awan ti makisusulutak ang mga simbahan tadati kami sumusulutak di kapangan halos 4 months hanlang gaya mga 4 months nga diretsyo mga iti kami nagmin ministry kami jay tinultulong ak iti ministry di kapangan kat timagdakal ti pangmati nung gapugaw di tiretyo nga lockdown kat slangay nga binmasit di panangkita di bagit tanak nga mas usar ng gapoy ti ayat mo talang niya po Diyos katong usar naman ng Pastor Gaspar tapong sa dyan na may turong ako dito eh nagkamusta ko yung manisil na itilas at yung balakti struggle ko ito ko na dinamag ko at ati ang muna nga open na church dito yung ito na dyan na Pastor Daniel so nga hindi pa man nagsapa ang tunog na siya dito eh dahil launa iti pagyamanak kiniya po Diyos ta uray mampay anak ko nga mapan di ministry tayo iti kapangan at adalat tayo so na iti biyag ko nga iparparek na nalat tayo iti pagka Diyos na at sipot ta adalat tayo tagi Diyos usar na namati man no nga namati at makita iti panang usar ni Apo Diyos kanyada tapno mabigbig ko lang tayo kinaimbag na iti biyag ko. So di lang kapag yamana ko iti ito yung gundaway, isublikan niya na iti amin yung gloria, daya ko kanyang panagyaman. Yeah. Amen. Anyway, yamang tayo kiniya ko Diyos, tatoy magtatoy. Welcome pala tayo iti Brother Ray. Ikararap tayo nga malupatan mo nun kay pag-ministry ang yung ijay. Dalat at church tayo dito eh. Welcome pala tayo nga. Ito ay ang teora in place. Oray ko adamat ni Pastor Mark na mayat na kayo sa istorya nga kung nadapin na ano kaya tayo nga praise and worship na lupat mo tayo. Nalawan ito compound tayo. Na pagdayawan kini ang Diyos. Amen. Yaman tayo kini ako Diyos sa tangan daw. Yaman tayo tagdata ito eh. At dapat ikanta nyo. Ayawan. Pakanta ko man na gito yung awan sa kanta. Dang madami different physiotherapy. May kita ikanta yung man. Di dyan ikanta yung ta Santa Praise and Worship tayo. May ka Sister Marge. Present kaya ikanta yung then ito rin ni Pastor Mark di praise and worship tayo ng tango lang. Kaya makakita. Dinidiyang niya po Diyos.
iti presenting mat kep iti title na Hello, My Name Is by Matthew West. Dios, babawin ti intayo pa nagkankanta. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Amen. Thank you.
iti maminsan kay ako, yaman kami. Yaman kami iti may isang Domingo man ang Lord, nawayaan kami, magkaitayaw kin ka. Yaman kami iti may isang Domingo man ay lukat man ang dating iglesia. Agyaman kami ka di, O Lord, nagkan kami man ang oportunidad na gimong dayaw kin ka at Espiritu kong kinabot mo. Agyaman kami ako, tauray no anyaman di nakaspasamak na rin nga pandemic at alagta iti balay mo nga ilukat mo kinagdilinong mga lugar. Nagdilinong mga wagas di panagdayaw. Nagdilinong mga reglamento. Nagdilinong mga dapat nga aramidan. Pinadas mi ako iti kabalan mi nga mga surot. Iti imbaganti gobyerno nga surutan mi. Pinadas mi ako dagiti procedures and protocols. Mustil ka diyo ako nga dadag iti datuma nga saan natang mawayaan na umunod iti balay mo ka diyo ako. Gyaman kami ta iti datuma nga balay mo, makaumay, makapan, iti anak mo. Agyaman kami iti nga balay mo ka diyo, Lord, iti Domingo ka diyo ako nga manipo din na ilokat at dalata ka diyo ako iti privilegio oportunidad mi nga dayaw ng kahit yung nagtibalay mo. Lord, hanmi nga mo iti plano, hanmi nga mo iti mangyari sa magmamanupay nga lawas, bulan na dito yung COVID. Hanmi nga mo ako, nga maamungi ka diyo, Lord, ti may isang abanag at dahi tiyar aramidam, kana dahi ti dapat ko't nga aramidam mi. May kami ako nga ro ni katangal daw sa kaanam. As kung nandiyan ginantaning, we will come and bow down at your feet. Because there is nothing. Awan ka di, O Lord. Awan ka di, O ako. Tinangat nga ko pa'y naaramidan minuhaan ng jagukbab panagdayaw in ka. Lord, umay kami nga si papakumbaba ka di, O ako. Tawatan mi, iti pananglinis mo, iti bagi kararwa, ang Espiritu di tumunggal maysa, as nagrukbab kami iti sangwanam. Where there is unholiness, cleanse it. Where there is doubt, cleanse it. Where there are things that needs to be cleansed, tawata ka po nga linisan. Dati nga minsahe ako, na naisagana para itatanga Domingo, naisagana ka di, O Lord, babaan iti panang iturong mo. Naisagana ka di, O Lord, babaan ka di, O Apo, iti kararag ka di, O Apo. Hankong amo no apay nga daytoy, iti maiturong tatanga Domingo. Nangga po ta iso iti inkabil mo ka di, O Lord, at tong paraklanta ka di, O Apo. Father, we thank you, iti uras ni nga nagdaydayaw. Salamat ako iti testimonyo ti may isang akabsat ka di, O Lord. Amumi ka di, O ako nga itiwil mo, sikatin ang iturong. Napudawatan mi nga iti sumarasarunong aldaw lawas kulang tawan ka di, O Lord. Dalat na ka di, O ako iti panag-fellowship mi. Uray no ayan nang to ka di, O ako iti missions na pangipanang kanakwada. Thank you, Lord. We give you, Lord, the glory, the praise, honor, thanksgiving, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Di pagtutungtungan tayo itatangal daw, masarakan tayo in Joshua chapter 4, verse 6 to 11. So, dito'y makita tayo, jay panagunag ti Israelita sa jay promised land, and they are going to walk to Joshua chapter 4, but makita tayo di jay panagpagnada iti karayan Jordan nga apan iti promised land. Ken masarakan tayo mat ditoy nga adalag iti duang abangag na inaramid ni Joshua in paaramid na kat isu di jay panag-alad da iti dusi nga pato manipo di jay unag ti karayan Jordan nga inroar kan adamat ti impakabilda nga dusi manan nga bato ijay unag
Kat kunana nga daytoy i-design no at damat ko dagiti anak yo kat dagiti amada anya ti kayat mga sawon dagiti nga bato. Kat sumbatan yung arut isuna nga iti danum iti Jordan na cut off or naputer or kaslamat lang niya nangyari iti Red Sea iti tinga o sakwanan ti Ark of the Covenant ni Apo Diyos. Nagnadangarot ti karayang Jordan at balin nga memorya at balin nga panglaglagipan kadagiti anak iti Israel iat na nayon. Kat sinurot nga rin dagiti anak iti Israel kung anyaman timbagan ni Joshua nangaladay kitusin nga pato manipuntiting nga ti Jordan kas imbagan ni Apo Diyos kini Joshua according kadagiti numero iti tribo iti Israel. Magkat na nga rin kat inkabinda iti nagyananda at in patong kayo at kabin kay Jai. Kat ni Joshua nag-alam at ang tilusi nga pato, si Jai ting nga, tinagtakdaran na si Jai papali, ang kabin na si Jai, at kuma, kat hanggang itatakan mo nga dada si Jai. Okay. So, nag-i Jai priest, nagtakdar na nga rin, hanggang na maamin, ngayon bagan niya po Diyos ko ni Joshua, ngayon bagan na kanagit itatao, kan amin mo tagit imbilbilin ni Moses kan ni Joshua kat tagit tattao pinaspasan da kat nagnanang napan ijay banir madaydayaw iti apo alaan tayo man ti punto innam nga punto nga panglaglagipan ti mensahe tatangal daw we talk about stones si S kat someone T is time O is obedience N is newness E is elevation status statutes, memorial, and status. The letter S, manaydaya with Yapo. No, kita ang tayo di historiana rin ko eh. No, basaan tayo di Joshua chapter 4, makita tayo ijay nga napagas na unay ijay karayan mo tan. Lagi ti panawin nga napigisa di jay tanong. So, gaputa ang dati paspasama nga nang papigsa iti karayan at dangay iti panag-ala-ala ng iti tao. Nang gaputa inbilin niya po Diyos nga rin kani Uswe iso nga simurot da. Iti letter S nga dalang tayo itakta iti kunada nga someone no agati aramidan gamin niya po Diyos at birok lang dati tao at birok lang dati nakasagana at birok lang dati isumursurot. Now, the new generation manipod ka ni Moses kan ni Joshua na ipasang arot na ito'y kan ni Joshua iti mang itaulo katagijay at tao na umunag ijay the land of flowing with milk and honey mana, the promised land baro na klase mo iti panaki bakal ta makita tayo mo at nagdidin no mga style pinkas-kastada nung daytoy nga aramidan da, it will be a new way, baro nga klase, iti panaki bakal da. Manipod iti baligi iti napalabas, nga apan iti baligi iti masakbayan. Okay, so the stones, letter S will say someone. Sino nga ita nga someone? Ita someone, manipod ka na iti kadaanan na gitatulo nga apan ka na gitiparo nga gitatulo and then the Lord will use that someone for what we call a new way of battle. At dadagit iwagwagas nga aramidan ni Apo Diyos nga baro nga style. At dati baro nga steps na ikastan ni Apo Diyos. When God chooses someone at dati baro nga wagas nga iinkabin na ijay nga tao. So from a new generation, the Lord is going to choose someone and that someone will also ikabin na iti baro na klase iti panakibakal. Okay, daita nga someone, day kunada nga test of the follower nga simursurot. Irigat na gamin ni panahon ni Joshua, adur nagijay dati nga sumursurot kini Moses. Saan nga na
kaunag tagi na duma orhan na pinaunag ni Apodos tagi tihudyo ijay promised land ang gana tagi jay simursurot ni imununakin ni Moses nganap nun ipanagririkan no anyaman pa dita natay day jilot ang gana day tibarbaro nga kakadwa ni Joshua ng mga iunag ka tagi tihudyo santo makita nga nakaunagda. They someone gamin inya the Lord with help they ting nga tao tapno di jay kanayon ngay nga problema iti follower na agbalin na leader kat di jay dati nga sumursuro ijay sinuklap na agriag testing da kaya nga nga taday tuy di jay inararamid ni Moses at dati doubts ijay agitad na ulo. The problem is when the someone has people that have doubts on the leadership, iso di jay di pagbalinan di problema. So nga ada iti test of the follower. Can he lead like a former? Di tungtugbukan na rito iti pangkuntirya at iti nga letter S in yan na someone. Ni Apo Diyos nga mangpili iti may isang tao nga aramatan na isu namutlaan iti mang itad ti training na, mang itad ti teaching na, mang itad iti traits na nga makumpuna. Haanin nga kasla di jay Moses na sursurutan na because trinin niya ko Diyos na ito'y insuruan niya ko Diyos kan inkabil na iti sabali nga trait na. At ang maala na iti sinursurut na ngam ada yung trait na mutlang na itin niya ko Diyos. So if God uses someone, God will use, God will see to it nga ada ti teaching na, ada ti training na, kan ada iti traits na. Ugali na saan nga makita kan ni Moses nga ada kan ni Joshua. So iti na ito yung panangidaulong ni Joshua kada ito yung kudyo nga umunag in kabil niya ko Diyos nga sabali. Makita tayo ito kada kiti sumarsarong mga puntos no anya nga klase ng sabali. Tapi ekspektaran na gijay sumursurot di jay nang nangganda nga itat aramin ni Moses. But God will use someone when, but He will teach that someone, He will train that someone kung ikan na ititrain or ugali or style nga naisang salomina kada gijay sumarsarong kada gijay na parpalabas. So, the lesson kami dito is stone that God is going to teach, God is going to train, and God will give traits to that someone. Madaydayaw iti Apo. So, nung pinili ni Apo gustay tanga someone, at dangarot di jay uras na nga ikabil na itang someone. Okay. Youth gives way to age. So, what did Moses live for the new generation? Di manunong di panawin na ni Mosesan inalan di Apo. Ni Mosesan na panang di tawanan. Kat ngarun, jay uras na kaita na nakikatwa ni Joshua kat ni Moses at dangarun di jay intent or agbati ni Moses matlaan iti new generation. Inya di jay assurance, jay sigurado. Nakunan ni Apo Diyos kini Joshua, pas nakipag-addaak kan ni Moses, makipag-addaak matkin ka. Maminduana nga imbaga, maminupat pa isa. Di Joshua chapter 1 verse 5, kan di Joshua chapter 3 verse 7. Tangin. At dati uras nga intad ni Apo Diyos, ijay someone. At dati uras nga intad ni Apo Diyos, nga para ijay nga trabaho. So, Moses was given 80 years. 80 years na nag-training, 80 years na nag-teach, 80 years na nag-ilid isuna. And then after that, di uras na di jay matunan na ipasa ni Joshua. So, adangay di uras na time. So, ada di uras me, ada di uras ko, ada di uras na ito sumarsarunong yung people. Ada iti uras ng intent ni Apo Diyos because when God chooses someone, ada ti time frame, time, season na madaydayaw iti Apo. Noong arun,
inikanda tayo ni Apo Diyos ti uras, ada iti panag-i-emphasize tayo, di uras tayo iti na espirituan, panagpakumbaba iti na espirituan, at adun ni Jesus. Kasla kas pangarigan na iti COVID, kasla nga ada iti in-intent ni Apo Diyos na uras, namin anong ipagpagak na ito eh. So, God is also giving us time for the journey. Uras para kadagiti masakbayan. Uras iti panagsagana, uras iti panag-discover, uras iti panagsagana tayo, tapno mapursu tayo, dagi jay pagayatan niya po Diyos. So, nga din tibabakan. First, prepare, pursue, pleasure. Ada iti uras tayo nga agsagana, ada iti uras tayo nga apan ng sabat minumang pursue no anya di pagayatan niya Diyos. We have time to prepare, we have time to pursue the will of God, and we have time to do the pleasure of God. Prepare, agsagana tayo, tada uras tayo. Pursue, aramidan tayo di pagayatan niya po. Pleasure, no anya di kayat niya po Diyos, isuti, aramidan tayo. Daytoy nga pakaistoryaan dito Joshua, inkabil na matlaan iti time frame eh. Jay uras na panag-prepare ni Joshua, jay uras na panag-pursue ni Joshua, jay uras na panag-aramid ni Joshua, jay pleasure ni Apo Diyos. So, dayta panag-cross na lang ijay karayan, haan ngay nga apagdarikmat na pasamak ni jay, at dalang tatijay na time frame na inaramid ni Apo Diyos, di panagsagana da, di jay panagpursuda, panagaramid da, kung di jay panagaramid da, ipagayatan ni Apo Diyos. So in every time na aramidan ni Apo Diyos, God looks for someone. And when God looks for someone, God will give that someone time. No, at that intent ni Apo Diyos na uras, at dangarot the letter O isu iti panag-obey tayo. Now, iti panawin ni Moses, iti timakder ni Moses kat ingato na di jay imanang adat sarukod na, di jay saka na, di jay konana, di jay saunti ako nga, the feet were dry, haan nga na basa. Iti nagnada di jay tingati Red Sea, na magaan di jay nagnaanda. Ngum iti panawin ni Joshua, di jay saka na masapun nga na basa. So, at da iti panag-obey tayo, uray nga ron no sabali jiwagas. When God tells us, adati ibagan niya, puduskin ka, nga aramidem, haan nga kasla di jay inaramid na iti muna, adati aramidem namat nga sabali. Apaya, when ata kitaan niya ako Diyos na pasano jay obedience. Hindi nagnasiguro nag-ijay, magnadag-ijay priest kat, magnani Joshua kat, medyo agdanagan iso na eh. Ni atay nga, mabas-basari at isa ka kat, awan-wan pa lang mga mangyari. Hindi panawan ni Moses kat, ni, nagpamat nga nagdagos. Atay nga isa kat, wag-wag na kat, sabsabali. So ano mo minsan, nung patataliyaw, tinapas-pasamak, tingun-una, apay ngayon ni Jai, apay ngayon ni Jai, kung po na tayo, madadaan ni Jai, pagayatan niya ako Diyos, na insagana na parakin ka. Ngam, hindi nag-obey na ta ni Joshua, nga inpagnana, kat apagpadok na ni Jai papadi, nagsina ni Jai danong. Hindi pa nawan ni Moses, dry the feet that. Nung di panahon ni Joshua nang basa niya sa hara, nung sinurot ni Joshua di jay inrugi ni Moses. So, the lesson, the obedience na makita tayo dito'y not all obedience, saan nga amin na obedience, kasla diyan nakita tayo. Kaya kasla di jay nakita ni Joshua nga pag ngato ni Moses di imanakot, nagsina di jay baybay, di Red Sea. Ngang iniisuna, kapilitan na masapun na, mabasan isa ka na, tapno ipakita mo lang ni Joshua, di jay pamati na, di panag-ubay na. Di ba yung kasla ni Peter, di jay nga, nag-nervous ka lang, malmusa kong samot, di na, awan din nangyari.
ng gaputa agad ti pangmati ni Joshua. Kat impagpagnanan nga nagdiritso nga okay at ube at tatatimbagan niya po Diyos o renohan na kaslaji na kita ng ada pangmati. Okay. I-emphasize tayo, Dijay. O renohan na kaslaji na kita o renohan na kaslaji na witness ko ng gaputa iso timbilin niya po Diyos ipagna. So impagnana. O reno nagbasa isa ka na ng gaputa nag-ube nagsinadya karayang hutan. So sometimes, ulit ko, obedience must have faith. Sometimes, every time, obedience must have faith. Ngam gapuday ka nga pamati, saan nga amin nga nakitang ginapalabas, mangyari ka. Ako nga hindi dyan, kas jimot dyan nangyari. But sometimes, you have to have your feet wet, not like Moses. Iso nga, ti obedience gaya nga may isa nga nalipipatan na gititatuma. At saan nga ikikita ije tao or ije paspasama na nakita ngam ikita ije pamatim kiniapulis ng inbilin na aramidang o rin kas lang sa bali ngam obedient ni Joshua isunga na witness na ije ng pasama. Okay. Obedience gamin ije calling. So, what is calling? Dari jay bits and pieces na naadal ko kastoy ti panagkunak ti calling eh ng panag-agree. Calling is a conviction to your mission that makes you grab at every opportunity to share Christ or grab every opportunity to share your gifts passionately. Okay? Inyagamin ti araramidan tayo makikumpetensya kayo iti demonyo kadagiti kararuang na yawawan. So, calling. Calling is the conviction to your mission. Nakumbiktar ka na ipapatid no anya di jay mission na intud niya kuduskin ka. Tata di jay nga calling mo, i-grab mo or alam amin mo oportunidad na ibingay ni Kristo, ibingay isagsagot mo, tapno, makikumpit tayo iti kabusor, iti karagwa. Engga na makumplito. Calling is a condition to your mission until completion. At dyan, no, kaya't mga shortcut. Calling. So, ano pa na nga, pastor? Anya ti calling? Calling is a condition to your mission until its completion. So, ano pa na nga? Anya ti calling mo? Anya ti ayap niya, kuduskin ka. Daya ka. Ikolik at nakumbintar ka at dati jay panakatanggal mo ijay mission niya entod niya ako Diyos. Ang gana makumpleto. Iso nga ni Joshua di ay calling na nga agidaulo kan may isang servant niya ako Diyos. Tinatanggal na jay inubay na di jay. Iso nga uray nung kaslangan nga niya interviewsan na haan mo nga sinaritin. Karayan mo doon di ba'y malmusak ito eh. Ay talaga ang nga ipakita na oops agore ka. Ito'y i-calling ko agin na ulo, talaga nga na ito'y timisyon ko, nakumbintarak, nasyaktat i-dauluak na ito'y, apanak na ito'y, masapon nga makumplitok na ito'y, at madaydayaw ti ako, hindi nagpatap isuna iye karayang Jordan, nagsina di jay karayan. So, in obey na jay calling na. Ulitan tayo, calling is the conviction to your mission until completion. Nakumplito ang DJ statement, calling is the conviction to your mission that makes you grab at every opportunity to share Christ or grab at every opportunity to share your gifts passionately to compete with the devil for souls until its completion. Maraydaya with the Apo. Okay. So that is letter O. Idi nga root nag-obey iso na rignanan ijay baro nga klase iti panag-itaulo ni Joshua. Nairwang na kan ni Moses, nagiti nairwang, yung gaputa ni Joshua ni Jayan, there is newness. Position always has opposition. Okay. Ti dadagsan nga na ipasa kan ni Joshua, nusikaba nga na italkan niya po Diyos dita ang responsibilidad
nga barbaro or imun or sumarsaruno nasaysayaan ka ba or kaslaka matlang dijay taan sikaba dijay papagtalkan. And there is a newness when you obey the Lord at di barbaro nga wagas na mangyari. So the style ni Joshua ini isunan di agita ulo at barbaro eh barbaro takmahan mo masurot surot 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 ay kastamat din nangyari hindi kastamat din nangyari din. When Joshua was leading, there was always a new thing. When Joshua hindi nagita ulo ni Joshua nagano barbaro imuna dita parayan kurtan si Marno di Jericho si Marno nage si Marno si Marno si Marno at dalat at di barbaro isuhan kita ang di panagita ulo ni Moses kan kita ang di panagita ulo ni Joshua at dadagit isinurot ni Joshua ngam adan ng iji barbarungot ni inarabit ni Joshua. Saan ngay nga mabalin nga iti kanayon ng pangibisaran tayo at jay pasama. Mabalin nga itistimonyo kong ibaga nga no umayan ni jay newness of life, the Lord is going to show nga okay, sikadaitan at iti barbarung ang mangyari. Now, have someone committed to walk with you in the new season? Joshua, ibilog na at ni best friend na nga Caleb. Kanayon nga agad-gad-gad-gadwada. Ngayon tinagkumik kadagiting nga doa ni Joshua di indurudurun ni Caleb. Kuna na nga, okay, sige, dituyak lang. Ibatik na gito'y pamilya nito, ibatik na gito'y kataw, dito'y kami. Nung tumulong kami nata ang gana malpas mo di mission mo. Joshua had Caleb. Nung nusurot ang libro ni Joshua, manmano nga ma-mention ni Caleb. So, isuna kami in the newness in niya, amun ni Caleb, titrabaho na. Titrabaho na tumulong ni Joshua, uray no haan nga ma-mention. So, iti newness, iti panagsabi, God will give people na talaga nga tumulong. God will give dijay panakapabaro or iti no abiyak ka iti na espiritual isa ka kristyano ikanda ka niya ako kasi tumulong kasi adalan ta iti companion na itid niya ako Diyos kinkang kitaan ng kadikat committed nga tumulong the term iti ni Pastor Arumi nga sana committed hindi committed ano niya. Gusto ba yung Tagalog ko? Committed? Committed, hindi committed. So, no newness kami, newness iti mission na, so yung strategy na, simabali kami Joshua, yung sakripisyo, sabali mo't na wagas, di yung success, sabali mo't na wagas, madaydaya witi ako. There is a newness of mission. Okay, iso nga, iti naipasa kan ni Joshua kan at iti barbarong estrategiya, barbarong sakripisyo, mawagas di panagsakripisyo, barbarong success, jay. So that is the newness of mission, baro jay mission. Iti limabas na iti karayang Jordan, ijay nga rinumwar jay kabaro di style na da iti barbarong itataulo. Okay, newness of faith or newness of trust. Sabali na ito yun. Haanin nga Moses di ipukpukaw na gitao. Joshua na gitagdaunan. Newness of faith, newness of trust. Sabali nga wagas na ito yun. Sabali nga panagtalukin niya ako Diyos. Masapon nga action tayo. Masapon nga daaramidan tayo. Haan nga puro nga kanayon nga J-leader. Taidin ni Moses na Moses, kung ada nga kanayon, muntap ta, at dati aramidan na. So nga manipod, rugi pa ilaan, iti pa nag-cross ta, at ta inaramid ta, haan nga ni Moses, di apan nang pitot ka lagi dyan, at datin na idutukan nga mga aramid because there is newness of the mission, newness of the faith and trust. Di may isa nga nag-met, example dito, ni Noah, di dyan, panagtalog na kiniya ko Diyos, pinatakder na ang amin pinatakder na jay daong jay arko babaan iti inkabil ni Apo Diyos lumawan ngay di jay mang iturong basta ti mangyari ijay
no ayan na ti pangipanan ni Apo Dios JR isu ti papanan na haan nga inikan ni Apo Dios ti detail ni Noah nga okay. At aramid ka ti rather na or DJ Sale lang ako na or di mang iturong at aramid ka ti manubila na at iturturong mo idiin wagan ni Apo Dios nga aramidan ni Moses ni Noah na ito'y nga ark awan ti inkabin na instruction nga ada iti aramidan ni Noah ijay nga ark tapno ama iturong ti instruction na aramidam na ito'y katalken na talken na talken da have faith in me trust in me so in the newness di mission ada iti baru nga panagtalag. Mayat nga rin, no? Di obedience, kat umay di panagkapabaro, iti obedience, ah, okay. Dahil ito'y nga rin, masapol nga, surutan tayo matidye baro nga wagas, na kayat ti ako. Manpamalpas amin dahil ito'y, at dahil ito'y baro nga kayat ni ako, Diyos nga mangyari. Kasla, ijay ko, nagpost eh, pastura tayo, ijay, isang graduate mo lang ito'y nag-post di Fugaw, Pastora Josie. Nag-women's fellowship ta. At ta, idikit-kitak ni nalipatan na di physical distancing kan ang aminan. At ta, iti newness ngay iti kwa pisin kan gagar ti panag-fellowship. So nga, when the Lord is going to bring a newness, baru nga wagas ay kat adangarot ti araminan ti Apo. Kasla nga mabayag pa yun ito eh. Kasla nga mabiit at when the time comes the Lord is going to bring newness, barbaro nga style. Manaydayo ti Apo. Okay, letter E. Idi na elevate ni Joshua kanayon nga adati struggle. Elevation is always a fight. Elevation is always a struggle. Elevation no ma-i-elevate ka at ma-struggle ka. No ada iti barong awagas ka at ada ti struggle lang ta. Ngam, ti ayan na di jay struggle kan di fight. Ada dito ang platform kan memorial. Now, di jay nangyari kan ni Joshua dito'y karayan Jordan. Isu ti may sana pakakitaan na di elevation na isu nga ada iti tuwa nga klase nga tuwa nga altar nga naaramid di altar di batbatunga na ikabin di tingat karayan kan di batbatunga na awit di batbatunga na ikabin di karayan di Jordan it is the platform di pang ipakitaan nga dito yan na i-elevate ni Joshua. Dijay dosi nga naikabin inalaga, that is the memorial. Ijay matungan nga malaglagit na nga nai-elevated ni Joshua. So, an elevation, ipanakaitak ay panakaingato, ada di platform na, kan ada di memorial na, ada iti pagtakderan, ang ipakita ng daytuykan, kan adamat ipanglaglagipan, asika na-elevate ka. There is always a memorial of your elevation. There will be a memorial mo kas ano nga naitatay ka. Sorry, itistimonyo ka lang kung dato mga tao inya, iistorya. Sa bagihan mo, iti nga narcissist na ito yung testimonyo. Ti platform na inusam ni Apo Dios di elevation, ti may ko, kat napanak nagsao ti may sana nyanagana anniversary iti platform ti memorial ko idi intet na kanya ti certificate ken di jay abito idi na ipronounce na may sana bishop but the platform idi na elevate akwas a pulpit di pa nagministro. Diyay memorial, di diyay na itin kanya na paglaglagipan. Di diyay platform,
ni Joshua di Jordan kan lagi batu. Jadi Muriel na lagi batu mana iparwar. Okay, when you are elevated, God will give you a platform and a memorial. Isong mapalagit ng tunga, dito'y ka nga na ipangato. Dito'y ka nga na ipagay. Dito'y na ka nga pinadayawan di ako. God will give you a platform and a memorial when He elevates you. Wow. Magmayat niya niya. Idi ni Joshua kat in elevate na isunat ti leader ka inikan na ti platform. Inya di jay. Ijay at takderan na nga dusing ang patuhit nga. Inikanwat niya po Diyos isuna iti paglaglagipan na ijay dusing ang batu. So remember that the Lord will give you a platform and a memorial. When God elevates you at the platform mo, at ipangitabilan na kinka, pangipatakderan na kinka, at numakita ka no anyati, pang-elevate akin ka. O alam na ito, panglaglagi pa mga daytati, pang-elevate ang kin ka. And then, adat physical platform, adamat spiritual platform. Adat spiritual memorial, adamat physical memorial. So, adat spiritual platform ni Joshua, at hindi nagmilagro ni ako Diyos, the spiritual memorial ni Joshua, hindi nag-cross amin na kitang tao. So, God will give a spiritual memorial, a spiritual platform, a physical platform, a physical memorial when He elevates you. Maraydaya ko hindi ako. Okay. Jay elevation namin, saan na napasamak iti panagitag ay niya ako Diyos kung ni Joshua no awan ti panagdaydayaw. Priest represents praise. Okay, isunga at daydayaw da. Nagdaydayaw da. Nagdaydayaw da. Isunga dinagbatag ka ni Jay. Pabi nga nagdaydayaw da. Niya tinangyari, imay Jay, bendisyon. When praise goes up, blessings come down. Nagdaydayaw tayo, lumang hindi pa nagdayaw tayo, kiniapo Diyos. Kahit mangag na, unang tila doon mga term, maangot na, makita na, kati agdaydayaw kinkwana, kat agdaydayaw, ispirito kin kinapudno, iyag na iti pamindisyon na. Okay? So, elevation also needs praise. When we praise, and it goes up, the blessings come down. So, elevation kat adati moment na matlaon. Madaydayaw iti ako. Ayan. Agasang may detangan, itag-ay na kati ako. Ti tao, mabalin nang itag-ay ti tao, ng ipakakitangan ni ako Diyos, kat isuna iti nag-itag-ay ti may isang tao, aray ti platform lang ng espiritual memorial na, kat di jay panagdaydayo na at paisok. Tamakitam di jay spiritual blessings na umay di jay na moment. Okay. Letter S. The statutes or memorial. Okay. Dijay status na, statua, panglaglagipan, ipagpagana ngay dito'y nga iti dayag ti apo, the glory of the Lord, na dagsun, it will cost something. Okay. Isungan ti letter is kat, memorial or status, di status na kat, ngimato. Ngem na ikabil nga nadagsun di jay bakbaklayan na. Apaya, hindi imayan di jay panagcross da ni matong ti status na kasasaat na gagapu ijay makita na mutan kan marignan at kinadagsun na. Hallelujah. Nadagsun di jay status na naitid kinpana. When the glory comes, the glory niya po Diyos, inya, no, umay the glory niya po Diyos na nadagsan at ati sakripisyo ang apan. The problema kami ti teaching, puro shortcut ti kayat ti daduma, na they want the glory,
but there is nothing that they give. They want to say panang itut ni Apo Diyos, panang ipakita ni Apo Diyos titayang na ngamawan ti sakripisyo. Okay, everything must have a sacrifice and then the Lord will show. Kung nanak ni Moses, kaya't mga kitaan siya, kaya't mga kitaan ti glory. Kiinkabil na nga rin, iso na iti cliff of the rock. Kasta, tapnuno, adatisak, tapnuno, anyaman di mapasama, ag sakripisyo ni Moses. Kaya nga pastor nga sakripisyo, at nagdangarod dyan, cliff of the rock, yun ha. Nimintag ay ni Apo Diyos si Jai, nuhan na nga tunggulong ti bagina, hangan na nga, agitot ti sakripisyo, ay sus, matin, nag-aiso na. But the Lord brought him to a cleft, tapno, di sakripisyo na, kahit nakafocus ni Apo Diyos, at the same time, tunggulong na ti bagina, tapnuhan nga matungga, and then the Lord showed him. Physical and spiritual. Okay? Physically, masapul nga, tunggal iso na, dito sakripisyo na. Spiritually, masapul nga, talagang adayaw kinya. Tapos, kapag makita na dito, gawa na na. And then the Lord showed him, not what he wanted, but what God wanted na ipakita. So, dibubo, lima, saka. But ne, not the face. Tahan na dito, kaya't niya ako Diyos. Di kayat ni Moses, haan nga itong palang di kayat niya ako Diyos. So, the status is there is the way of glory, but the glory niya ako Diyos, it will always cost something. Okay. The losing of Batu, minarkaan na di teritoryadan nga nalpasan di Jai panagdagalyasat at jilutam. Jai dusing nga rin ng war, parkaan lang yung teritoryal na matunan nga ada iti paru nga pagdalya sa tanda. The old has gone, the new has come. Nawanan, andan nga dalya sa tanda, ustun. Jidun ang ustun, ijay panagrararawdan, paapandan, ijay karini ako Diyos. So the 12 stones, mark of the past territory, kung ada jay, di may isang pagbaga na rin, usin na diay. The 12 stones na rinumar, it's marking a new territory. So, nung nalpasan di jay, status mo. Diba, jay pa? Facebook, what's on your mind? Nana nga di? O, jay, status mo. Nalpasan di jay, malung, or jay na palabas, at atipan paro. Manay tayo, di ako. So, nyati usto, nyapa iti may sana, maadal tayo pagkat di stones. Daytoy stones, daytoy batu, daytoy nga nagtutuntungan tayo ng tangan daw, ibagbaga na, iti conclusion na, stones batang. You have to succeed to overthrow negativism every season. Dito ikat no kas pangaringan negative di pa nagpanpanunot ni Joshua. At dayawak na tati ako, na ibundang dyan negative spirit, nagbalin na successful iso na. Nanay-dayaw tati ako. This season, nakatalunti, panunod tayo, negative-negative. Awanan sa tigin mo nga. Awanan sa ti mapaspasama. Ay katmakara kami, alitin nga, ilokat nila si Banda, awansa mo tayo may makigimong. Awan sa mo talagin kaya't na agimong no ipagpagpagpag na nga kasi nga na tinig-negative tayo. But when God instructs, i-overthrow tayo tinig-negativism. Maray-dayaw di ako. Iso nga ti-lesson at the stones at napintas kayo. Napintas, God will give you a platform and a memorial.
God will give you an opportunity ng iti ang amin na tita agob na amin na kita ikatem iti negative mading na panagpanpanunod iti baro ng season na ito iti ako. Agyaman tayo kiniyako Diyos sa istorya ni Joshua saan nga nagbabawi or nag-negative iso na saan na nga hangkong nga kaya nga po nanay Jenga na kaya na. Agyaman tayo sa istorya ni Biblia nga ipinakita ni David D.A. Gulayat saan nang intarayan ng timmaray nga imasidod kinpana. Tinagmayat pa ijay kat naunog na translation na DJ sa OEJ King James kat timmaray nga kaslangan na tugas nga yun. Kaso nga dito nga pa nagtaray. Ngam no kaslangan na ginagto nga kaslangan yung kapsap na nga kuna na nga. Taman na ka dito, awan kaya tayo ijay. Nakita pa dito, ito nagtakul nga dito. Nag-negative daw amin. Thousand-thousand na soldado agraman ni Jay Ari. Nag-negative daw. Namaday ti ubing ngayon ko ni Apo Diyos na managan ti David na nag-eated iti baro nga season iti hudyo iti napatindag na ni Goliath. Maday-dayan ti Apo. Hagsaksit tayo nga rin kuma ay purwak ti negativism. Uray mo makita tayo ito yung unag balay niya ako ng kasla na madi na at tunog tayo lanta. Makita nito hindi pa nagsarbi ng kasla na mo madi at tunog tayo lanta. Manaydayaw ti Apo. Manaydayaw ti Apo. Amen. Naimbag niya ako Diyos. Yaman kami Apo. We thank you so much. We thank you Lord. Dating addiction kadiyo ako, ituturong mo nga aday ti baro na season manin kadiyo ako, baro nga wagas. Nga dyan na isanayan nga iti nakalpalabas, mabaliwan. Nga dyan style ni kadiyo Lord, at mabaliwan. Saanan nga matalya-talyaw ni dyan, kas dyan matili, because you are giving us a new season. A newness of life. Baro nga panagsurbi, baro nga wagas panagsurbi. San mi nga maawatan ako nung maminsan, nung magyaman kami, na inot-inot ka di ulot, malawlawagan ti panunod ito mong galmaysa. Lord, we are very sorry na nung maminsan ni Espiritu Santo ka di ulot, mabaybayan mi, iti panagkaraw na itibiyak mi. Lord, sometimes we are doing things that we text or masaktan ka kadiwa. But Lord, ikararan mi the new season, the newness, baro nga wagas, baro nga style, baro nga panagdayaw, baro nga anyaman pinta kadiwa, Lord. There is a new season, yes. Mamuha ko hanimat na malipatan na adupay iti kararwa na akin kasapulan inka. Takdaran mi apo iti ayam mi, takdaran mi apo na apay nga inayabang na kami. Kay taka di o Lord, iti panang ipakita mi, isagsagot mi, panang i-content mi ka di o Lord, panang i-gubal mi ka di o apo, kapunodag iti kararuan na awan. Umay na kinika ka di o Lord. Father, use us in every ways, through our lives, through our social media, through our testimony, yam amin ka di, O Lord, na wagas sa paminong aramakan na kami ka di, O Lord. Yaman kami, ititikabsat mi nga, may tatangal daw, nakikimong ka di, O Apo. Amumi ka di, O Lord, na iturong mo iso na dito eh. Amumi ka di, O Apo, nga dapat di araminong itibiyak na. Yaman kami, magnagigyan iti nga compound ka di, O Apo. Dalat-dalat ni Sunday ka di, O Lord, na nawaya na. At dayaw panikin ka ti Espiritu kung kinapot mo. Yaman kami mo at kanagitin ang fellowship, babuan ti panagbuya na, kanagitin ang video, panagtunod na, kanagitin kasaba, panakikankanta na kadi o Lord, kanagitin songs kadi o Apo, at yaman kami nagta. Thank you Lord. And Lord, we accept the new season, we accept the newness, we accept Lord, at da kadi o Apo, iti
parmarung aramidam aramidam itibiyak ito mong galmaisa. Lord, no saanong nagsubliji kadawiyan kadi o Lord, at aday ti parmarung awagas itad mo at tungpal panilanta kadi o ako. We will obey whatever you want us to do. Anyaman ti ibagam at obey kami lanta kadi o ako. Lord, isarami man ang dating nagimog mi, ilukat mi lang tayo ng simbahan mo, sumarunong nga Domingo, apo ang umikad yung Lord na dito'y na simbahan, sikarat tayo iti mailaylayo. We thank you, Lord. We worship you. Nagyaman kami kaliwa. Tumakdar tayo amin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give church, you will bless those who will come in and those that will go out. At itad ni kadiwapo kinkatiamin nga gloria dayang ng panagyaman itinagan ni Jesus daw ating minagito'y. Amen. And amen. 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 Yes, I love you.